morning, guys. Today is Wednesday. So, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko every morning kapag bago ko pumasok and then kapag piniprepare ko yung mga gamit ni Ravy sa school and kung paano ko siya ayusan pag ano, pag may pasok siya. So, maglalagay lang ako ng mga milk sa bote niya. Kunin ko yung gatas niya. Eto. So, pag-gising ko, syempre, wala na tayong ayos-ayos. Ayan, ganyan na itsura ko. Bagong gising talaga. And then, ire-ready ko yung mga milk ni Ravy. Yung dadalhin ko doon sa main floor kasi sa kanila may iwan si Ravy habang nasa work kami ni Happy. So, eto lalagyan ko ng milk yung mga bote. Magre-ready din ako ng isang bote para mamaya pag nagising si Ravy magde-dede siya bago siya mag-school. So ilalagay natin ulit ito sa ref para mamaya sa ako iaakit sa main floor. Ayan, tapos maaga nagigising si Mister, so nagluto na siya ng sunny side up na egg kasi nagbaon din yun for sure. And then ito yung ulam namin kagabi, chicken, kasi every Tuesday merong promo ang KFC, Tuni Tuesday or Tuni Specials, ganun, something like that. So ayan, meron leftover kagabi na chicken, so yan ang ibe-breakfast ko and pwede ko rin babaunin. So, depende kung gusto kong magbaon ng chicken mamaya. Ito, bukas ko nalalabahan kasi nalate ako ng gising dahil antok na antok ako. Ito, once a week ko lang nilalaban kaya okay pa yan. Sa weekends ko nalalaban yan. Didiretso yan dun sa ano, sa couch. Tapos makatulog pa siya ng konti. Andun siya sa couch ngayon. Ito. Ano pa lang, 7:05. So mamaya pa natin siya gigisingin. So, piniprito ko lang yung ano. Piniprito ko lang ng konti yung chicken ulit para maging crispy. Ayan. So, natapos na ako iprito ulit yung chicken. Ipiprepare na natin yung ating papabaon kay Kuya.
So, ito lang ang ipapabaon ko sa kanya. Mag-open ako ng whole kernel corn. So, ito na yung parang magiging rice niya. Tapos, isang chicken. Hindi ko na ito lalagyan ng ano guys, ng butter. Kasi, pag nilagyan mo siya ng butter, ano, natutulog yung butter. Usually, hindi na nagpa-microwave si kuya sa school. Kaya, ganito na lang natin siya ipapabaon. Ayan, so, maglalagay lang tayo ng isang chicken. Then, ano yung chicken niya. So, dadagdagan ko po. Kung kakasya lahat ng can, lalagay ko na lahat. Pero, hindi siya kasya, kaya ito lang ang kakasya. So, may tira pang konti. Ako na ang kakain niyan. So, yan lang. Ito. Hindi ko siya lalagyan ng egg kasi hindi mahilig sa egg si kuya. So, tama na yung ganito. Then, kuha tayo ng spoon and fork. Tapos, maglalagay din tayo ng mugu-mugu. Dito ko lang nilalagay yung ano guys, baunan niya. Ay, yung, oo. Ayan, lagay lang natin siya dyan. Tapos, kapag aalis na siya, kukunin na lang niya. Mugu-mugu. So, yan yung baon ni Kuya for lunch mamaya. Okay, so tapos na tayo mag-toothbrush, guys. Mag-ready na ako. So, ang secret natin, kapag pumapasok ako, hindi ako naliligo, guys. Yes, hindi ako naliligo kasi naliligo na ako pagdating ko ng bahay. So, siguro ako ligo ko mga 7 or 8 in the evening. Tapos, kinabukasan din ako maliligo. Kasi wala na rin naman akong time para maligo. Dahil, asikasuin ko pa si Ravy. Tapos, magpiprepare pa ako ng mga gamit ni Kuya, and then ni Ravy. So, wala na talaga akong time. And, okay lang kasi, naligo naman ako ng gabi. So, ang ligo ko everyday is, pagdating ko galing sa work. So, mag-start na tayong mag-ready kasi si Ravy na ang next na aayusan natin. So,
Yung simpleng kilay lang, guys. Para lang hindi magmukhang uka-uka ang kilay natin. Ayan, ganyan lang. Siyempre, hindi mawawala ang aking Vaseline Lip Therapy. Kasi pag wala nito, paglabas ko ng bahay, namumuti yung dito ko. To para lang ano, parang panis na laway pag na hindi ko nalagyan ng lip therapy. And then dito sa Canada nga, sobrang makakadry yung lamig. Kaya, kailangan lagi may ganyan. Si Raven nilalagyan ko din ng ganyan bago siya umalis. Tapos, lately ito nang ginagamit ko yung Bittersweet Magenta from KJM. Ayan, so ganyan lang. And then, that's it. Yan ang ating look sa work. Tapos, mag-susuklay lang ako. Kasi, ang gulo-gulo ng buhok ko. Pag nagsusuklay ako, guys, dito ko sinasahod sa lababo. Pero, yung lababo, nilalagyan ko ng tawag dito. Nilalagyan ko ng tissue para hindi siya lulusot dun sa butas. Kasi pag lumusot siya dun, magbabara. So, ayaw natin mangyari yung barabara na yan dito kasi mahirap mag-ayos ng mga baradong lababo. So, ayan. Suklay-suklay lang tayo. And then, ipitan ko lang yung buhok ko para hindi siya sagabal sa face pag nagtatrabaho ako. Si Raven nagdedede pa siya. So, pag natapos siya magdede, toothbrush, bihis. Hindi ko na rin pinapaliguan si Rivi kasi ang ligo din niya is pagkatapos ng school. So, hindi ka rin magpapawisan pag nasa school ka rin. Nasa work kasi sobrang lamig talaga dito, guys, sa Canada. So, ayan. Ganyan lang tayo. Tapos, magbibis na lang ako mamaya pag malapit na ako umalis.
So, ready na akong umalis. Pero, meron pa akong 15 minutes. So, mag-ano muna ako? Mag-cellphone muna ako. Si Rivi, tapos na rin. Naipitan ko na yung hair niya. And, magsasocks na lang din siya. Tapos, sakit na kami sa main floor. And then, sorry, pakita ko sa inyo yung bin-raid kong buhok niya. Ipipatin ako ng hair mo. Ayan. Tapos, magsasocks na lang siya. And then, get kami sa taas. Ayan, ang hilig niya magsulat ng mga ano, marker sa katawan. So, yung mga kalat dyan, mamaya ako naliligpitin yan pag uwi ko ng galing sa work. So, balikan ko kayo guys mamaya pagdating ko galing trabaho. Ang uwi ko pa is past 5 pa ng hapon. Iwan ko kayo dito sa bahay kasi hindi naman ako makapag-vlog dun sa ano, sa trabaho. Kaya, see you na lang ulit later. So guys, as I've said kanina, babalikan ko kayo and nandito na ako sa bahay ngayon. Time check, it's 5 na ng hapon. Almost 5 na, past 5 na. And magluluto ako ng dinner kasi parating na si Ivor. And kailangan meron siyang kakainin pag uwi niya dahil for sure gutom na naman yun. Anyway, mag-start na ako magluto para at least matapos na kagad. 20 minutes ko lulutuin yung pork chop na yun. Sa air fryer ko lang ulit lulutuin. Yung nakita nyo dati sa previous vlog ko, yun lang yung lulutuin ko din ngayon para mas mabilis. Hindi ko nababantayan. So, yun lang. Start ko na yung pagluluto kasi meron na lang akong half an hour para lutuin yun. So, yun guys. Maliligo na ako. It's 7 o'clock na in the evening. So, tapos na ako magluto nung dinner. And, kumain na rin kami ni Ivor. So, ito, testing ko lang muna itong heater namin. Kasi, hindi siya gumagana kagabi. Ayan. So, itong heater na to, nabili namin sa garage sale. So, $3 yata namin nabili to. Kaya lang last night, hindi na siya umiinit. So, ang lamig ng buga niya. And, ayan, ganyan na naman siya. Malamig na naman ng buga niya. Siguro, kailangan tatagalan yung ano, yung, ang tawag dito, yung open niya para uminit habang tumatagal. Ewan ko ba? Or siguro, bili na lang kami mamaya ng ano, ng bago. Kasi kanina, nag-aaya si Ivor bumili ng bagong heater. Kasi, ano nga, ayaw gumana nito. And, kailangan talaga ng ano dito, ng heater. Kasi, sobrang lamig. Lalo pag maliligo ka, hindi naman lagi maandari yung, ano, yung heater sa bahay. So, kailangan may portable heater ka sa washroom. So, i-close ko na rin yung vlog, guys. Kasi, hindi ko alam kung medyo mahaba na ba tong vlog natin. So, yun lang basically yung ginagawa ko everyday bago ako pumasok sa work. Tsaka pagdating ng bahay. So, yun lang guys. I'll see you on Saturday siguro. Mag-vlog ulit ako ng Saturday kasi weekend. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And see you on the next vlog. Bye!